All right, welcome to the kitchen. At ngayon po ang lulutuin natin ay ang Dory Tomato Basil Pasta. Wow! Ang nanood ng show talaga, no? Kasi alam natin niyo kung Alright, shall we begin? Yes! Alright, unahin natin itong Dory, no? Sa Dory, kinatlang natin siya na ganyan, alright? Dahil ilan tayo? Apat. So, apat. Pero, oh, so, dahil apat, ang lulutuin natin ay walo. Oo oh, nga, sige. Kasi times two each. Diba? How much? Sa Dory, hindi natin dapat siya ilagyan na ng salt. Kasi meron na siyang sariling saltiness. Oh. Ang Dory fish, no? So, if you put salt to it, magiging masyado na siyang mahalat. Alright? So, kailangan ano lang, pepper lang. Lalagyan lang natin siya ng isi-season natin na siya ng pepper. Okay, let's just season it. Okay, now that. Alright. And then, at the back, okay, turn nyo lang. Okay, season lang natin ng pepper. Pepper lang. Okay. Okay, ganun lang kadali. Kasi pag nilagyan mo pa ito ng salt, ang alat niya, promise. Mars, Camille, medyo ikaw ang i-assign ko yes, dito, yes, ha? Yes, para at least hindi masunog, no? So, i-fry lang natin siya. Right? There you go. Fry na natin siya. Ganda ko na yung face mo, Mars. Habang pina-fry natin yan, syempre kailangan ano tayo, multitasking tayo sa kusina. Ano? Right now, we're gonna do the sauce. Sa sauce natin, alright, so kukuha muna tayo ng mga basil leaves. Okay. Okay, ito mga fresh basil leaves, no? Tapos, iro-roll mo lang. Okay, ang tawag sa cut na to ay chiffonade. No? Ano yan? Chiffonade. Spell na chiffonade. Chiffonade. Anong ibig sabihin nun? Pahaba? Ito yes. Ito, this is one of the cuts pag nag-aral ka ng culinary. Ang alam ko lang yung julienne. Julienne, but this one is chiffonade. So, pag-aano ka lang. Yes. Itong gagawin natin, napaka-basic lang nitong sauce nitong gagawin okay. natin. But this sauce is very, very universal. This is what you call the tomato basil sauce. Okay. Okay. Itong, nice. Tomato, basil, itong tomato basil sauce na to, napakadami niyang gamit. Pwede siyang sa pasta, which is gagawin natin. Yes. Pwede siya for chicken, pwede siya for beef, pwede siya for pork. Medyo tansahan lang tayo, ha? Yes. Wala tayong medyo yung talaga exact magluto measurement. Magluto kasi talaga. Yan. No? Alright. Habang pinapainit natin yan, and mainit na, excuse me, yan. Kuha tayo ng wooden spatula, no? Lalagyan na natin yung minced garlic, alright? Medyo madami yung garlic, yan. Okay, yan. Almost ready gusto na kasi. Yes. Ayan na. So, niluluto lang natin tong garlic, ha? Ayan. Tapos, lalagyan na natin kagad yung tomatoes. Agad? Agad. Ganun kabilis. Lagyan natin yung tomatoes. Why not? Mahilig ako sa tomatoes. And tomatoes has lycopene, so it's very, very good for the heart and for our health. I love tomatoes too. And ice, diba? Don't you? Me too. Oh. I love yun, tomatoes. Yun, diba? Parang nadaan sa gulat, ha? I-add na natin yung tomato sauce. Okay. So, Pars, wala yan yung dami, ganyan. Depende na lang sa'yo. Oo, tinatansya ko lang. Eto na, no? Ganun lang kasimple, diba? So, i-add na natin yung tomato sauce. Eto na, no? So, habang nandiyan dyan yan, i-add na natin ngayon yung basil. Just add it in. Okay? Tapos, i-incorporate lang natin siya. Okay. No? Tsaka wala, ano, healthy to. Wala naman tayong nilagay ng kung anik-anik, right? Right, correct. So, and then, just season it with salt and pepper. Sakto lang. Ang galing naman nung Dory fish natin. Pwede na ba akong mag-apply as your sous chef? Yes. Pati kasi alam mo, napansin ko, wala tong cheese, no? Wala. Sir, mamaya, magpa-parmesan cheese tayo. Oh, yun. Yung cheese kasi dapat, parang Mars, depende na lang kung type mo, pati diba? Kasi Mars, minsan kapag when you have the cheese in with the sauce, nakaka-umay siya. Agree. True. Agree. Ito na yung sauce nyo, no? Ang daming pwedeng gawin nice, dito sa sauce. It's very, very flexible. Alright? So, habang nandiyan dyan, eto, eh, pwede nyo na gawin negosyo, pwede mo nang palamigin yan, ilagay nyo na sa jar, kasi benta nyo na. Alam mo, no? Perfect sana ko last Christmas, as soon pwede. As you do it. As a gift, pwede rin pang birthday. Oo nga naman. Diba, in any occasion, pwede siya. Uh-huh. Especially sa mga vegetarians. Yes! Diba? Totoo. And I'm trying to be vegetarian. Really? Yes. I-incorporate lang natin yung pasta. Okay, dito. Dahil dyan, ilipit ko na tong... Yes, please.
gusto ko. Ano ba? Eh, kasi yung mantika, may something. Salamat ha. Ayaw makiayos. Isa na lang yan, Mars! Actually, medyo may nakalimutan lang akong gawin. Okay. Kasi kanina, after boil, kailangan pagka ahon niya, no? Pwede na siya sa fresh water. Okay. Tapos, maglagay na kayo ng olive oil. Yes. Para hindi siya magdikit-dikit. Okay. So, always remember that, ha? Yes, kasi Mars. Ito medyo nagdikit-dikit tayo. Kasi nakalimutan ko siya lagyan ng oil eh. Pasensya okay, na kayo. Dito, no, and speaking of pasta, alam nyo ba kung ano ang pinaka-rare na pasta sa buong mundo? Ito ay ang Sufilindeo or the Threads of God. Wow. At ang chismis, dalawang tao na lang daw ang nakakaalam kung paano kumawa nito. Isang maghipat na nakatira sa Sardinia, Italy. Sufilindeo is made by pulling and folding semolina dough into 256 perfectly even strands at sinestretch diagonally across a circular frame and a three-layer pattern. O, diba? Ang ganda naman nung trivia na yan. Dami ko na. So, eto na, okay, nakikita nyo, it's very flavorful. Yeah. Wow. Colorful. Wala. Ang dressing room na namin. Correct. Mike, sobrang winner. Thank you, Farzan. Ulitin natin sa bahay. Happy talaga na nakakabisita si Pars Mel sa Mars pa more. Sana once a month. Oh, why not? Diba? Pamilya diba? Naman tayo. Sarap kasi talaga. Thank you. My pleasure. Okay, ito naman. Hi mga kapuso. Like this video? We have more. Subscribe lang kayo sa GMA Network's official YouTube channel. Congratulations on reaching 10 million subscribers, GMA Network. Here's to 10 million pa more.